Okay, so I'm recording this one in 3, 2, 1. Okay, so good afternoon sa inyong lahat. Okay, good afternoon sa inyong lahat. So, I do have a good news and a bad news. And then majority of you guys, pinili nyo muna ang bad news. Okay, pinili nyo ang bad news. So, ang bad news is that... Ang bad news dito is that... Si... Sino ba to? Si Ace! Si Ace Salvador. Okay, si Ace Salvador. Nandito ba si Ace? Wala. Okay, wala si Ace dito. So, ang bad news is that si Ace ay nag-send ng video. Okay, nag-send ng video ng... Actually, this is a TikTok video. Okay. So, nag-send siya ng video kani-kanina lamang. So, nakita niyo naman na ba siguro yon? So, I'm trying to delete that one right now. I-delete natin. Ayan. Deleted na. Ayan. So, a bad news, guys. Okay? Bad news. May sinend si Ace na video for TikTok saying yung kay ICT. Tama? Yung may sinabi si ICT about kay Bitcoin. I don't know kung nandun kayo nung live na yon. Okay? Live niya kasi sinabi yan. Okay? I don't know kung nandun kayo nung live na yon. Pero, dapat hindi nyo pinost yun. Or dapat hindi pinost yun. Kung sino man yung nagpost na sa TikTok, hindi nyo na dapat pinost yun. Okay? Hindi nyo na dapat pinost yun. And guess what? Yung video na yun, guys, is deleted na rin yun. Yung live ni ICT na sinabi nyo, deleted na yun. Okay? Hindi dinilit ng YouTube yun. Okay? Dinilit ni ICT yun for a purpose. Okay? Dinilit niya yun. Again, guys, hindi ko naman sinasabing hindi mangyari yun. It's just, totoo yun. Diba? Totoo yun. Totoo mangyayari yun. Pero ang gusto kasi ni ICT, sa atin lang. Or sa inyo lang. Yung mga nakakaalam lang kung sino si ICT, siya kanila lang yun. Naintindihan nyo? And, I know majority of you guys, kung nakasubaybay kayo sa mga videos ni ICT or even sa mga Twitter feeds niya, okay? I am not. Pero majority pag nagla-live siya, nakaka-happy naman ako kahit paano or nire-replay ko yung live niya, okay? Para magkaroon ako ng idea kung ano yung gusto niya sabihin. Sadly, sorry coach, no worries, okay lang yon. It's just, pagka may ganong klaseng sinasabi si ICT na, let's say for example, magiging zero to and all that. Sa atin na lang yon. Okay, sa atin na lang yon. And kung sino man yung nag-share nun sa TikTok, kawawa naman nun. Magkukos ng panic yun sa mga tao. Okay, magkakosyon ng panic. Okay? Sige. Ang bad news dito is that marami na makakaalam nun. Okay, marami na makakaalam nun. For sure. Okay, marami na makakaalam nun. So, ito lang yung gusto ko sabihin sa inyo. Okay? Si ICT guys, isaalis na yon. Alam niyo ba? Alis na yon. Alis yon. Yes, sa November. Okay, alis na yon. Okay, hanggang November. So, alis siya sa November. So, kayo guys, ready na ba kayo? Ready na ba kayo sa November? Alis na si ICT. Ready ba kayo sa November? That's the question. Diba? So, sa mga taong, I know, majority ng mga kilala si ICT or nagte-trade ng ICT concepts or lahat. Ang dami niyan sa Twitter, napakadami, no? So, yung mga yon is partially ready yon. Okay, partially ready yon, ready na yon. Pero again, guys, sinasabi ko nga, tuloy nga na sinabi din ni ICT way back before, iba kasi yung nandiyan siya sa wala siya. Okay? Iba yon. So, pag nawala si ICT sa November, wala na mag-a-annotate sa inyo ng market. Nang live, correct, it's an overwhelming knowledge para sa inyong lahat, no? And even sa akin, okay? Pero ang tanong, ako ba ay ready na, no? Wala si ICT? Yes, 100% yes. I am ready. Why? Kaya kong basahin, kaya ko naman ma-anticipate yung nangyayari sa market. Actually, halos lahat naman na pe-perform ko ng maayos, lahat ng ideology na binigay niyang knowledge is nakuha ko naman, absorb ko naman lahat. So, hindi ako mahihirapan doon. Eh, paano yung mga tao? Paano yung mga taong nakakapit lang kay ICT and they're looking for a signal dun sa mga posts?
And guess what? Kawawa sila. Now, that's why, hindi ko kayo kinokondem na, oh, pag nagla-live si ICT, pumasok kayo doon. No. I-perform niyo yung mga tinuro niya, kung tinapos niyo yung mentoring program 2022 to 2023, and then yung mga ICT core videos, kung tinapos niyo yun, definitely, hindi niyo naman kailangan subaybayan palagi. Ang kailangan niyo lang sa kanya is the updates and the shotgun. Yung shotgun. Alam niyo kung ano yung ibig sabihin ko sa shotgun, which is yung sa Twitter. Tama? And si Cassie tsaka si Mabi, madalas ko nakikita doon. Okay? Nagsha-shotgun sila. So, which is good. Okay? Hindi naman sinasabi kung magiging advance kayo kapag na-attend kayo ng shotgun. It's just merong bonus na tinuturo din si ICT. And guess what? Doon yung maririnig yung mga unfiltered. Okay? Uncensored. Na mga kailangan nyo matutunan when it comes to trading. Okay? Now, as we can see, yung Bitcoin, sinasabi ni ICT sa Bitcoin, okay, kinalabutan din ako noon, pero alam ko naman yung mangyayari kasi sa market. Ang last na gusto ko makita kay Bitcoin, di ba, is irrespect yung buy side imbalance and sell side inefficiency and go beyond around 36 to 37K. Sir Kim, hindi, not me. How about you guys? Type Y in a chat. Pwede pa din bang kunin ni Bitcoin tong CB na to? Pwede pa ba? Let me know nga. Sino nagsasabing oo, pwede pa bang puntahan to ni Bitcoin? Itong CB na to? Correct. Kung sinabi nyo, possible and of course, yes, pwede. Ang masasabi ko dito is yes, oo, possible. Not until what? Digs into this 50%? The liquidity here will be pried, pierced. Babasagin, sunog. Again, hindi ibig sabihin sinabi ni ICT yung guys, mag-short na kayo. Doon natin malalaman kung gaano kayong kadisiplina. Even though yes, sinabi niya nga yun, and papaniwalaan nyo na oo, mangyayari yun, ang tanong kailan? Guys, matagal pa yun. Hindi naman mamaya o bukas na mangyayari yan. Tama ba ako? Tagal pa yun. Do you have any idea kung kailan mangyayari yun? Sige, give me a month. Give me a month kung kailan mangyayari yon sa tingin nyo. Aha. Mid-2024? Sige. 2026 kay Josh? Sige. Month ha? Month. I want a month and a year, of course. Bear month, si Kev. Close. September 2024, close. August 2027, farther, napakalayo. Mm-hmm. Okay, July 2024 daw. August 2025 ng September, next year August. Okay, ang tumama is si Mavi. November 2024. Almost. Hindi naman saktong November, pero ano ba ang bago mag-November? October. Tama. So, between September and October, bago mag-November, dun mangyayari yun. Kung nagtataka kayo, paano ko nasabi yun? Ay, nababanggit niya na yun before. The election. Election. Now, napakadali namang hanapin kung kailan ang eleksyon ng United States, which is America. Which is, pag sinurch nyo sa Google, lalabas yan is November 5, 2024. November 5, take note of that, November 5, 2024, mas matatapos na ang administration or term ni Joe Biden. Trump pa din ba? Parang hinahadlangan nila kung sino tumakbo si Trump. Wow, ulit si Trump. Again, guys, ako na magsasabi sa inyo. Okay, ako na magsasabi sa inyo. Kahit anong gawin ninyo, kahit na anong mangyari, kahit sino man manalo diyan, stays the same, ganun pa rin. Pero for me, kung sino mananalo sa election sa Amerika, hindi naman ako geopolitical analyst, no. Hindi naman ako nagmamagaling when it comes to election dahil wala man akong pakialam diyan sa mga 'yan. Okay? So,
wala din naman ako makukuha maganda diyan, pero may makukuha ako maganda when it comes to market, kasi mas ma-anticipate natin ang magandang market kung sino mananalo. Pero ang mananalo dito is that kung tatakbo si Donald Trump as a president for next year, 2024, he will win. Maniniwala ba kayo na mananalo yon? I do. Matik yon, of course, matik yon. Bakit? Bagsak na ekonomiya ng Amerika, guys. Bagsak, babagsak. And nung panahon ni Donald Trump, ang taas-taas ng market. So now they will try to what? Rebalance. Again, wala yan sa tao, guys. Wala yan sa dami ng tao na may ayaw sa tao. Bakit nga kay Marcos, di ba? Kay Bongbong. Ayaw na ayaw nyo rin manalo yon. Pero ano nangyari? Diba? So anyways, hindi ko naman sinasabing Donald Trump ano ako, pan ako, no, hindi. It's just binibase ko lang kung ano nangyari before. And guess what? Kung tatakbo si Donald Trump, and guess what? Naririnig ko, tatakbo talaga siya ng tatakbo. Mayaman siya eh. Wala siyang pakialam. Tatakbo lang ng tatakbo yon. And wala naman ang kayang lumaban kay Donald Trump. Guess what ha? Kung hindi lang naman napababa si Donald Trump, siya pa rin naman ang presidente. Tama ba? Na-impeach lang siya eh. Kaya siya bumaba. Pero wala nang gustong lumaban. Sino pa ba lalaban dyan? Si Hillary? Clinton? Sino pa? I don't know. Si Obama? I believe hindi na. Kung lalaban man si Obama, mahina na siya. Mahina na siya sa mga tao. Okay? And then galit yung mga sundalo sa kanya. Alam niyo ba yun? So yun lang naman. Okay? So it's just, hindi ko kailangan malaman kung sino tatakbong presidente. Ang sa akin, tignan nyo yung time frame nyo. You have until November 2024 to know what's going to happen to the market. November 2024, between September and October, it will happen. Kasi September, anong month nga ba yun? Wait lang ah. Nagbibase ako dun sa calendar na binigay dito eh. Asan yung calendar? Nawala. Ayun. Between September to October, makikita nyo na kung sino yung tatakbo, tama? Tama ba ako doon? Makikita nyo kung sino yung mga tatakbo. Siyempre, may mga advertisement yan. Tama? So, doon pa lang malalaman na natin. And doon pa lang, magkakaroon na tayo ng, idea kung sino yung possible manalo and whatsoever. Now, guys, bullish ako kay Bitcoin. Okay, bullish pa rin to. Siyempre, not until mag-close yan dito below. Which is hindi, muntikan lang. Pero if it did, it magko-close yan before, right around here, then definitely we'll try to dig down this one. And guess what? 50% neto ulit, ididig dive natin to. Ibig sabihin, throughout the rest of the year, to December 2024, January, mid, May, June, July, tingnan natin ha. Between September to October, yan, tingnan nyo. Between into these zones, dito mangyayari yon. So you still have time to decide whether kung tataas pa yun dito or babasagin natin to agad-agad. Naiintindihan? So again na, nakakatakot naman yung sinabi ni ICT na dito. Okay? Which is, yun ang sabi niya. Okay? Yun ang sinabi niya. So, it's an OTE things. Tama. Okay? It's a OTE things. Mga ano? Kit pakinggan. Yan. OTE things. Premium discount things. PDR ratings. Okay? I like that one. Pero again, ang sa akin is anticipation. Anticipate nyo ng maayos para matrade nyo ng maayos. Yun yung point ko. Okay? I-anticipate nyo ng maayos para matrade nyo ng maayos. Sino to? Si Sir Tyron, okay? Tyron. May bibili pa kaya ng Bitcoin sa pandemic lows? Okay? So, the question is, may bibili pa ba kay Bitcoin, guys, pag bumaba daw siya papunta dito? Okay? Yan. Pag bumaba daw to dito, may bibili pa ba niyan? So, the question is, of course, syempre naman. Diba? Syempre naman. Meron. Meron dyan mga magbabaka sakali, correct?
Meron din dyan, syempre, aalis na or masusunugan. Then, yeah, okay? Meron. Meron at meron. Hindi po pwedeng i-discount nyo na wala. Meron yan. Naintindihan? Meron. Now, paano yun pag bumili siya dito? E biglang tumaas. Okay, it won't happen. Hindi din mangyayari daw. Okay? Hindi din mangyayari. Lazada sale, malala si Bitcoin. Okay? So, no. Ang mangyayari dito kay Bitcoin, I'm not 100% sure and hindi din ako sure sa possible na mangyayari kay Bitcoin. Mas na mangyayari yun. Pero, one thing for sure is lahat ng gustong bumili ng Bitcoin malilipat dun sa coin na CBDC. Don't you forget the CBDC na sinabi ko way back before sa inyo? Naiintindihan nyo? Yung CBDC na sinabi ko sa inyo, yun ang magiging kapalit nito. Okay? Yun yung magiging kapalit ni Bitcoin. And sa mga taong hindi naniniwala, sige, okay lang naman. Hindi ko naman sinabing totoo yung sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabing maniwala kayo and tumaya kayo ng lahat-lahat ng gusto ninyo. No, I'm not. But again, I want you to see it from yourself. I want you to see it to yourself. Gusto kong makita nyo yun at first hand, naked eye, sariling dalawang mata ninyo, tignan nyo na mangyari live. But again, once it does that, it's already too late for you to think. It's already too late for you to make move, to invest, to trade. It's already late. Late na late ka na. Okay? So, late na late ka na. So now, hindi nyo ba napapansin kung ano itong galaw ni Bitcoin na ito? Anyways, check nyo lang. Okay, check nyo lang naman. Ipipraise ba yung transaction coach pag tinarget nila, tinarget niya yan? So, tanong, magkakaroon daw ba ng black swan effect? Once na mangyari yun, no? So, once na magkaroon daw tayo ng black swan, mangyari daw ba yun? Possible, yes. Ayun yung isa sa mga kinakatakutan ni ICT. That's why he wanted to be sure and he want to be out doon sa mga brokers na yan and even sa market itself. Once na mangyari kasi yan is wala ka magagawa. Okay. Ano daw? Coach, sinabi ni Post Malone na parang podcast. Pag nag-withdraw ka daw, tapos pag pinagbawalan ka, meron ka raw 3 days para lumayo. Hahuntingin kaya? Ano? Hahuntingin kaya? I don't know. I'm not sure about that one. Okay. Pero dun tayo sa mga mas ideal na possible na mangyari, which is the freezing of account. Again, may ganun nga sa banko eh. Dito pa kaya? Diba? Nangyayari nga sa mga banko yun, diba? Sa China, actually, nangyayari siya sa China right now as we speak. Nangyayari yun doon. Pero, naririnig ba siya sa balita? I believe hindi. Cover up. Correct. May cover up. E di magkuklose na mga banko dyan, no, coach? Again, guys, hindi naman po pwede mag-close ang banko. Hindi sila po pwede mag-close. Not until file for bankruptcy. Again, ang pinaka number one reason kung bakit magsasara ang banko, it's number one is financial crisis or bankruptcy. Yun lang, dalawa lang yun. Which is same effect lang naman. Financial crisis, ano bang possible na mangyari ngayon? Ano sa tingin nyo yung bubble na meron tayo ngayon sa mundo? Sige nga. Kasi, noong 2008, it's a housing bubble. Tama? It's a housing bubble noong way back 2008. Now, ano sa tingin nyo yun? Sabi ni Marco, ni Josh, and ni Joshua, car bubble, which is correct. 100% yes. Car bubble. So, meron tayong car bubble. Maraming may kotse, pero walang pambayad. So, in that case, ano nangyayari? Nariremata?
nahahatak, natatambak. Pag natatambak, ang daming may value pero walang may-ari. In that case, nabubulok sa scrapyard. And guess what? How much does it cost to make one? Napakamahal. Naintindihan? And hindi na napapakinabangan. So there's a car bubble going around. It's just hindi lang siya visible sa mga mata ninyo. So, Sir Kim, hindi ba malayong mangyari yung mangyari na magkaroon tayo ng financial crisis and then car bubble yung sanhi? Yeah, malaki yung chance na oo. Malaki yung chance na mangyari yun. Again, hindi ako geopolitical analyst dito para sabihin sa inyo. Pero again, sa nakikita nyo naman, di ba? So, you observe. Tignan nyo maigi. Kayo na mag-observe, okay? Observe nyo yung market itself. But anyways, other than that, guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na huwag kayo magpapanik. Lalo yung mga marunong na mag-trade dyan ng ICT or ng mga tinuro natin silver bullet. Wala kayong kailangan ikapanik. Okay? Pag nagpanik ako, doon na kayo magpanik. Okay? Pero again, hindi mangyayari na magpapanik ako. So, pag nagpanik ako, then magpanik na rin kayo. Pero ako hindi. Okay? Hindi ako magpapanik dito. Since alam natin yung gagawin natin, aware kayo sa possible na mangyayari sa market. So, you don't have to worry about sa kung ano mangyayari sa market. Naintindihan? So, ayoko magpapanik kayo. Ayokong uunahan nyo yung mga sinasabi ni ICT. Just to what? Just to say na profitable ka. No. Alam ko marami sa inyo mapapride. Alam ko marami sa inyo na magsasabi na gusto ko i-short to para pagdating ng Bitcoin dito sa baba, i-interview na ako ng maraming tao na, oh, paano mo na-short yun? Tangin na mo. Diba? Diba? No. Okay, hindi ganoon. Alam ko gusto niyo 'yon. Alam ko may at some point meron sa inyo dalawa, tatlo gustong ganoon na mangyari. Pero it won't. Okay? Hindi mangyayari 'yon. Bago mangyari 'yon, sobrang stress na siguro 'yung dinadanas mo. Okay? So no. Okay, mas maganda 'yung anticipate mo 'yung market. And guess what, guys? Mas madali naman basahin 'yung market, 'di ba? Hindi naman siya mahirap. Number one, ang bagal naman 'yan, 'di ba? Ang bagal nga, 'di ba? So, di ba dati nabibilisan kayo sa 1 minute? Ngayon, ang bagal-bagal ng 1 minute time frame para sa inyo. Bakit? Kasi nga, marunong na kayo. Di ba kayo proud doon? Dati nabibilisan kayo sa 1 minute time frame. Eh, bakit ngayon? Parang ang bagal-bagal. Kasi nga, marunong na kayo. Ha? Marunong na kasi kayo. So now, let's go to S&P 500 on a daily chart. So, ano yung possible na mangyari sa market? It's a market review na babanggitin ko ngayon. So, sabi ko sa inyo, last week pa, opening below here will be ultimate bearish. So, Sir Kim, tatlong candlestick na itong bullish. Agay. Bearish ka pa rin? Yes. Okay? Yes. Bearish pa rin ikaw. Bakit? Inversion per valley gap, right around here. So, if it goes above here, papunta dito sa inversion, that will be good. Pero hindi ko na makikita yung presyo bumalik pa dito sa 44.49 or 44.50. Okay? Mamaya na yung good news. Okay, mamaya na yung good news. So, ito muna tayo. Doon pa rin tayo sa bad news, ha? Nasa bad news pa rin tayo. So, ang bad news is yun nga, marami nakaalam ng Bitcoin. And guess what? Baka mag-cause yun ng panic sa inyo. And kayo din, baka unahan nyo kasi. Okay, it's a bad news for you kasi nga baka masunugan kayo ng pera just in case na gusto nyo i-take advantage yung sinabi ni ICT and sinasabi ko dito ngayon. But you won't. Bakit? Matagal pa yun. Okay, matagal pa yun. So you have still time to learn to trade on a lower time frame, predict or anticipate the price itself. Yun ang gawin mo. Rather than predicting it na okay, short na ako ngayon, isang decision lang. Okay. Sorry, nakita ko lang yun sa TikTok. No worries, it's okay, it's fine. Hindi mo naman kasalanan yun. Ang may kasalanan nun is yung nag-share. Okay, kung sino man yun. Okay? But anyways, yun lang naman. As you can see on S&P 500, again, ititrade ko ba si S&P 500 ngayong August? May magtitrade ba sa inyo ng S&P 500 ngayon, August? Hanggang, syempre, anong, ilang, hanggang kailan ba ang August? May August 31 ba? Ayan, may August 31. So again, hanggang August 31, guys, hindi ko po ititrade si mini S&P or S&P 500. Titignan ko lang siya. Yan, patuloy niyan. Titignan ko lang siya kung ano yung possible na makita ko sa movement. Tingnan ko lang. Iko-colorate ko siya sa nangyari kay Nasdaq. So, what I want to see is that, gusto ko pumunta to dito, kahit papano, mark my word, gusto ko lang makita, kahit pumasok dyan, kahit papano, pero walang kakayahan to umakyat dito. Okay? Wala dapat ako makitang umakyat dito. Papunta sa zone sa to. Wala. Okay? And then,
I will try to target the sell side you see here, the two sell side liquidity here. Syempre dun sa mini S&P 500 contracts natin, kuha na to, tama? Punta kayo dun sa mini S&P contracts ninyo, nakuha na to. So dito sa atin hindi pa. So sa ating broker is hindi pa nakukuha. So I do have a two liquidity you see here. Ano yung sinabi ko sa inyo? May buy side imbalance and sell side inefficiency that we might target this week or two or next month, ngayong September. So, I want to see this one to be mitigated and balanced. Naintindihan? Gusto kong maging balance ito. Now, let's go to Nasdaq. This is a daily time frame for Nasdaq. Okay? So, what I want to see is that I do have an inversion fair value gap somewhere around in these zones. You want to see it traded to it and through it, just like here. Didn't even go through it, open below or above. So that's why hindi ko siya masasabi as inversion dito. Pero ngayon, yes. So now, Sir Kim, are you expecting that the price will try to go inside of that inversion fair value gap? Yes, possible and maybe. Okay? Pero ito yung delikado. So as you can see here, I do have a candle wick somewhere around in these zones. So, ito ay parang makikita ninyo is ka-level to ng 50% consequent encouragement na itong inversion per value gap. Tama? So, dito nagkakahati ang aking conclusion na possible pag ito nag-open above, I might see it targeting the buy side imbalance and sell side inefficiency. Tama, buy side liquidity. It might target that two zones or liquidity na to. Naintindihan? So, gusto kong mangyari, kung gusto ko itong itipi, kung gusto ko itong maging target, dapat mag-open to below here. Mag-open to above in that 50% consequent encouragement na itong inversion na to and try to target this one. Naintindihan? So, yun yung gusto kong makita. Ang mangyayari to this week or two. Okay? This week or two ulit. Now, Sir Kim, what if i-respect niya itong 50% consequent encouragement na to? Or baka pumunta lang yan dito? Tama? Kasi ang dami na ito. So, baka pumunta yan dito, Sir Kim. Ano mangyayari? In that case, pag pumunta yan dito, I want to see a good reaction agad-agad sa market and try to target this liquidity first. And, of course, this sell side liquidity here. Naintindihan? So, yun lang yung gusto kong mangyari, guys. So, yeah. I hope malinaw sa inyo yung Nasdaq and S&P. Napakabilis ko lang in-explain sa inyo. Diba? Napakabilis na explanation lang when it comes to the market movement. Yan lang yung anticipation ko this coming week or this coming Tuesday. So, mamaya, kung magte-trade kayo mamaya, eh, syempre, ako din, alam na kayo lang. So, magte-trade ako mamaya, pero again, disclaimer, hindi ako magre-risk ng malaki, okay? Sabihin nyo na kung anong gusto nyo sabihin. No, I will not risk a lot of money. It's August, okay? So, I'll be back on September. September, ako magte-trade ng malaking pera. Kung gusto nyo dun lang tumingin or dun lang manood sa akin, so, you're welcome to do that. Okay? Pero again, hindi naman ibig sabihin na wala na akong kayang gawin, na hindi ko na kaya mag-trade. Kasi August ngayon, no, I'm not. I'm proving it to you na kaya nyo, and I'm annotating the price itself to you guys on live. So again, ang gusto ko lang makita sa inyo is dedication ninyo manood, and dedication ninyo magbantay ng charts ninyo, and to show up, okay? And for you to show up every single day sa mga charts ninyo. Naintindihan? So type Y na chat, naintindihan nyo ba yung point out ko ngayon? Just show up every single day. Just show, hindi ko sinasabi magpakita kayo sa akin every single day or sa live ko magpakita. No, I'm saying magpakita kayo sa mga charts ninyo, sa sarili ninyo, bantayan nyo sa sarili ninyo. Okay? Yun ang sinasabi ko, yun yung ibig kong sabihin when it comes to show up every single day. Not on my live, not on my Discord community, but to show up every single time sa charts ninyo, sa trading view ninyo, sa desktop ninyo, sa cellphone ninyo, sa laptop ninyo, sa tablet ninyo. That's what I want to see. Dedication yun eh. Even though hindi ko nakikita, even though hindi naman alam ng mga kasama nyo, still, you're doing your job on your own. You did your part. I did my part. So, we're equal. Eh, Sir Kim, how about gold? How about forex? I believe hindi ako nagkulang sa paalala regarding sa forex and then commodities and lalo si gold. Hindi ko sila kayang i-trade or hindi ko na kailangan pa magsaya ng oras sa kanila to trade into since it's August. So, if we're going to take a look at gold, I don't even know kung nasan yan. Still, sideways consolidation and nandito lang tayo sa support and resistance level na inannotate ko sa inyo on a daily chart. See? And now,
pansinin nyo na lang yung candlestick na itong gold. Normal ba yan? Normal ba yung mga balahibo na yan? Kinakabahan yan. Natatakot yan. Isipin nyo na lang gano'n, no? Tingnan nyo naman. Hindi naman ganyan yung normal na candlestick natin, di ba? So, you decide. Kayo bahala, okay? So, kung sasabihin niyo hindi ko lang kayang i-trade, so be it. Okay, hindi ko talaga siya kayang i-trade. this month of August. Okay? So, anyways, nagkaroon din kami, meron din ako mentoring, okay? May mentoring din ako. And, habang nasa mentoring kami, they come to ask me, or nagtanong sila, na bakit ko pa kailangan mag-live, di ba? Bakit ko pa kailangan mag-live sa YouTube, which is, alam ko naman na yung ginagawa ko, bakit ko pa kailangan mag-pursue na mag-live para turuan yung mga tao to show off my trade, okay? Dalawa lang sinabi ko dyan, okay? Number one is that boring kasi mag-trade pag mag-isa. So, I want to feel pressure. Gusto ko kahit paano may pressure ako sa trading. Kasi doon ako nabubuhay eh. Sa pressure. Okay? Doon ako kumikita when it comes to pressure. Gusto ko lagi ako napipressure in life. Sa trading, nakaka-pressure yun. Na maraming nanonood sa'yo. Sa isang araw, ilan nanonood sa atin. After the day, ilan yung views natin. Isipin mo, ang daming tao nun. Diba? Ang daming tao nun. So now, isa pa. Kaya ako nagla-live sa YouTube isn't because of na mag-enjoy ako and at the same time I'm making money kasi sa YouTube nagla-live ka, syempre kumikita ka doon. Second option na lang 'yon. Pero ang pinaka main goal ko dito is that hindi ba napapansin every time na may live ako sa YouTube, may date na nakalagay. Type Y na chat. Majority, or you know, hindi naman lahat, pero majority of my live, merong date. And, there you go. May date. Hindi ibig sabihin na para may babalikan ako, August 16 pala ako nag-live, no, may nangyaring malupit, di ba? No, hindi naman. So, it's just, meron din tayo kasing Forex Factory na tinatawag, okay, which is yung news, events. So, in that case, mabuo ko lang yung 2 years. 2 years na plan. Okay, mabuo ko lang yung 2 years and guess what guys, nakaka-isang taon na tayo, magto 2 years na tayo sa live. Okay? Mabuo ko lang yon and I'm done. Kahit di na ako mag-live, kahit di na ako mag-YouTube, I'm done. Bakit? Tignan nyo. Buong August, simula dito, hanggang August, ito yung zones or ito yung tatandaan ko na walang volatility or mahirap i-trade ang market, it will serve us na, okay, next year or 2 years from now, 3 years from now, babalikan ko to na, August nga pala ngayon. So, ibig sabihin, kahit di na ako mag-trade ngayong August kasi mahirapan pala ako kasi dati nga, nahirapan ako, paano pa ngayon? It's an algorithm, guys. Palaging nangyayari yan. Paulit-ulit na lang. Kaya nga sinabi ni ICT, they won't able to hide it from you, they won't able to change it, hindi nila mababago yan. And, hindi ako naging makasarili for that one. Kasi, nasa live to sa YouTube. Makikita nyo to every time na gusto nyo i-trade. Anong gusto nyo balikan. Balikan nyo lang to. Now, meron din ako nilalagay dito kapag ka, alin, news event. So, in that case, wait lang. Parang ngayong August meron. Parang ngayong July may CPI tayo . Ngayon, nahanapin ko yung video ko na I'm saying casino time. Or non-farm payroll, or CPI report. Nakikita nyo? Gets nyo ba? Type Y na chat. Babalikan ko to. And guess what? Titignan ko kung kaya ko bang i-trade yung afternoon. Guess what? Ang dami na nating improvement. Ang dami nyo ng improvement. Kung gusto nyo matrade itong NFP, CPI, or even the FOMC itself, walang pumapansin. Pero, kung ako sa inyo guys, dina-download nyo na tong video na to. It's just a 19 minutes and 30 seconds of your time. Ako sa inyo, dina-download nyo to. And I cannot wait na umabot to ng, I don't know, 500 to 1,000 views at some point in time. Kasi nandito yan. Kung paano nyo ititrade yung FOMC or even the news itself, ito yan. So, nilagay ko lang FOMC para ano,
Para syempre, takutin yung mga tao na, ay, sabi ni Sir Kim, hindi naman na kailangan i-trade ng FOMC. So, kahit hindi ko na-trade, kahit hindi ko na-panoorin to. Okay. 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 Pero, I want you to download this one. Save it to yourself. Gawa kay YouTube channel ninyo. Ilagay nyo unlisted para kayo lang makakapanood. Okay? So, again, let's go back to live. Ang dami eh. Ang dami ko ng live. And I enjoy doing that one. Never even regret it. Hindi ako nag-regret na nagsisi ako na, oh, di ba? No. Take a look. Tignan nyo kung gano'ng kadami na tayong live. Kung gano'ng katagal na tayo nagsasama dito sa live. And now, ang sarap balikan na ito. Pag tumigil na ako sa pagtuturo, tumigil na ako sa mag-live trade, ang sarap na babalikan ko na lang itong mga videos na to, diba? Para ma-anticipate yung market. Tingnan nyo. November 16, casino time. And also, syempre, nagmi-meeting tayo ngayon. Ayan, actually, nire-record ko naman siya. So, after nito, ipopost ko rin naman siya dito sa videos. I-upload ko siya. Pero again, walang magtsatsagang manood nito. Okay? Walang magtsatsagang manood nito kasi it's a 36-minute long video and almost an hour, kalahati na lang. Okay? So, again, walang magtsatsaga nito. So, swerte kayo kasi live nyo itong napapanood sa akin and nakikita nyo ako na tinitrade ko to as of now or anyways, na nababantayan nyo ako nung nagtuturo pa ako. Pero I cannot wait na someday at some point na wala din akong trade or hindi nyo ako makikita mag-trade. And then, it won't be a hassle for you na hindi yun magiging hadlang sa inyo para makapag-trading kayo. And ang pinakamasarap na nagawa ko so far sa buong buhay ko when it comes to trading and sa pagtuturo ko, pinaka major achievements ko is hindi yung YouTube na naka 10k tayo, hindi din na nagkaroon ako ng maraming pera dahil nag-trade ako. Okay? Hindi yun eh. Ang pinaka the best na na-build ko or na proud ako na masasabi ko is that kaya nyo makapag-trade. Lahat na naturoan ko, kaya nyo mag-trade even though wala ako. And yun yung pinaka nakaka-proud para sa akin na masabi sa sarili ko na, ah, hindi nila ako kailangan, kahit wala akong live today, hindi ibig sabihin no, na wala silang trade today. Naturuan sila eh. Naturuan sila ng maayos. Disiplinado naman sila kahit papano. So, kaya nila kahit wala ako. So, ibig sabihin, hindi sila umaasa sa isang tao lang na magsasabi sa kanila ng long or short. Again, no. Walang katuturan yon. And, okay ba? Gusto nyo ba na ganito palagi yung session natin? Gusto nyo ba ganito yung setup natin palagi, type Y na chat, na lagi every week, nagre-review ako ng chart sa inyo, and I'm showing it to you live, kung ano nangyayari sa market. Diba? I'm showing it to you live. No one will do that to you. Lalo-lalo na, kapag wala na si ICT sa November, maninigas kayo. Kawawa kayo. Okay. Naiintindihan ko kung bakit alis si ICT. Siyempre, dami na rin tao. And, siyempre, build up naman na yung tao. So, masaya na siya. Sa meron siya. So, maging tatay na lang talaga siya. Okay? Maging tatay na lang siya. He did his part. Now, gawin niya naman yung part nating lahat as a student ni ICT. Okay? So, yeah, yun lang naman. So, tapos na tayo sa bad news. Ayan, nagkaroon tayo ng konting discussion. Okay, karon tayo ng di-delete niya ba YouTube niya, coach? Hindi. Okay, hindi niya i-delete ang YouTube. Alam ko si Cameron, totoo. Si Cameron yung magtutuloy ng journey ni ICT, si Cameron. Which is yung anak niya, no? So, hindi naman magla-live yung anak niya. Pero, syempre, madi-develop din yun over time or anytime soon. Kasi matanda na rin naman na yun, may edad na yun. So, ilang taon na yun. So, I think 18. Hindi ko alam eh. May idea ba kayo kung ilang taon na yung anak niya? I believe na po. Nakalimutan ko. Pero, I think, ano na. Meron ng, at least may isip na. Okay, may isip na. Legal age na rin. Okay, may anak yan. So, you don't need to worry about that. Pero, yun nga, hindi ibig sabihin na may anak siya, iaasan nyo sa anak niya. Again,
iba pa rin kung sino yung kung kay nino nang galing yon. Okay, iba pa rin kung kay nino nang galing. And ayun nga, punta naman tayo sa good news. Okay, punta naman tayo sa good news. So, sino dito nakakaalala nung libro? Na actually, may libro akong ginagawa. Tagal na nun. So, nawala na rin ako ng update sa inyo regarding to that book. Okay? Sino dito nakakaalala nung libro na ginagawa ko? It's called... Anong title? Sige nga, anong title? Anong title? Kung naaalala ninyo. Gift and a Curse. Correct. Kamusta na kaya yung libro ni Sir Kim na Gift and a Curse? Diba? Kamusta na kaya yun? 8. Okay. Ayan. So, yung libro natin na Gift and a Curse is almost done. Okay? Almost done after months. After months and months and months. Ang tagal. Okay? Ang tagal ko nang ginagawa to. Okay? Ang tagal na. Sinang tagal. Pahinto-hinto din ako kasi nga kailangan ko mag-observe sa sarili ko din kung talaga bang effective or what. Okay? Binigyan ko rin kayo. Okay? Ng ways ninyo kung paano nyo babasahin to. Okay? So, ito yon. Ito. Ayan. How to read this book. Okay? Magiging libro to, guys. Hindi siya PDF file. So, magiging book siya. So, paano basahin yung libro na to? So, again, itong libro na to is hindi siya yung katulad ng mga libro na meron kayo or kung paano basahin yung libro. Hindi. Okay? It's a parang journal ninyo, magiging journal ninyo or magiging ways ninyo kung paano mag-create ng journal and para ma-improve yung sarili ninyo. And also, there's a puzzle na kailangan nyo buuin throughout your time para malaman nyo kung anong purpose ninyo in life or para malaman nyo kung saan talaga kayo magaling. So, hindi ko dito sinasabi na parang trading lang to or hindi ko pinibase dito na lahat ng sinasabi ko dito is about trading. No, hindi. Para to sa buhay ninyo. Okay? Buhay nyo to. Okay? Kung paano nyo maayos, di ba? Yun yun. So, okay, di naman ako magaling, pero, you know, kahit pa paano, at least, nailalagay ko dito yung kung paano ako mag-isip. So, I will highlight some note or keywords na you need to pay attention, just like this one, in order for you to take note. Yung mga nakaganitong italic font. Okay? Also, I want you to take note here that I will provide 10 free blank pages at the back so you can freely take notes whenever you are. So, it will be easier for you to take notes. Kahit nasa labas ka ng bahay, it will be easier for you. So, I want to upgrade this one to 20 pages at least. So, 20 pages at least. Okay na siguro yung 20 pages, no? So, ayan. This book is a life puzzle and challenge for each and everyone who cracked the missing puzzle for this book. In other words, there's a part of this in this book that you'll need to answer by yourself by researching it and reflecting it on your own over time, and this will help you on the daily basis and how you can handle stress, anxiety, depression, and even financial problems. Okay? If you manage to crack every single code, okay, na nilagay ko dito, I put here, you're smart enough to face the upcoming challenges in your life coming ahead. Okay? Nakalagay din doon. And finally, to preserve the quality of the knowledge of this book, kindly please summarize it to your friends, family, or even co-workers of yours who didn't even have an opportunity to get this book in time. This is so much appreciated because I don't want someone to lose hope in a battle for this unfair and cruel world of us. Okay? Actually, ang dami na ito. Madami pang part to. And meron ako ditong nilagay. May mga quotes dito, guys. May mga quotes dito na syempre, na-create ko na rin over time. And nakuha ko din sa mga influential na tao. Sa mga may talaga na mga influential na tao dito sa mundo. So, kinuha ko naman yung iba. And meron din ako ditong ipoprovide ng mga plano para sa inyo or para sa iyo as an individual na makakabasa nito. Okay? And actually, ang dami, napakadami. And naggagawa din ako, guys, dito ng illustration, drawings, kung paano nyo, or anong tawag dito? Anong tawag dun? Flowchart, okay? Parang flowchart. And all that. And
meron tayong ganito, okay? Ito yung mga title, title nito, may mga ganito, Changing Your Perspective in Life and Time. So, yun yung title, yung title yan. And then, meron ditong mga parts na totoo nangyari sa mundo, na kailangan yung, it's either i-research nyo pa bago nyo malaman or makrack yun. So, hindi ibig sabihin na nabasa nyo yung libro ko is nandun doon na lahat. So, you need to participate, kailangan mo mag-participate sa sarili mo mismo. Ongoing puzzle nga siya. So, ibig sabihin, parang kailangan mo pa i-crack sa sarili mo. Kung ano. Ikaw lang kasi makakasagot, hindi ako. Kaya ikaw lang. So, marami din akong katulong para paggawa na itong libro, para makuha ko din yung mga ideology nila. And meron din ako isang katulong dito na dumaan sa depression. So, definitely, it will try to, it will be good for you. Ano kayo dito. Makakatulong din to kahit pa paano for you. No? So, sa mga tao lang naman. Okay? So, yun lang naman. That's the good news. Malapit ko na ito matapos. Just give me a month or two. Okay, a month or two. So, I think bago mag Pasko, for sure, nandito na yan. And guess what? Sa price naman ng libro, I don't know. Pero kinakausap na namin yung National Bookstore for this one. Okay, may contact na kami publisher. So, yun lang naman. Okay? So, National Bookstore and Puli Book. So, dalawa naman. So, makikita nyo siya sa kahit saan. Okay, for sure. Yun lang naman. And yeah, syempre bago din namin i-sell or bago mabenta yan sa mga physical store, bago mabenta sa physical store yan, of course, mamimigay naman ako dito ng libre sa community natin, no? So, walang problema. Mamimigay ako ng libre ilang pieces niyan, okay? So, hindi niyo na kailangan patumakbo sa malapit na bookstore sa inyo para lang magkaroon ng copy nito. Okay? So, yun lang. And about naman sa sizing or ganong kalaki tong libro. So, don't worry. Kailangan ko pa rin i-finalize yun. So, medyo marami pa kang pinag-uusapan. Gusto kasi pocketbook. Eh, pag pocketbook naman, parang walang sense. So, gusto ko, parang nag-i-stand out siya na daladala mo. And may iisip mo na kailangan mong ingatan. Kasi nga, daladala mo siya parang iPad ba. Okay? So, yun lang. So, anyways, other than that, guys, I won't take a trade ngayon. Di muna ako magta-trade ngayong mamayang 5, okay? So, or ngayon, until 5, no? Hindi. So, ihintayin ko na po yung New York session natin, no? So, New York session. Again, I'm expecting bearish on a lower time frame. Gusto ko mag-bear. Gusto ko mag-short mamaya-maya. Or mamayang New York session, I want to market to short. If it goes above naman, beyond the expectation na meron tayo, then it will try to long. Okay? We will try to long. So again, thank you so much for watching. Thank you so much sa time ninyo ngayon sa pakikinig. And talk to you later on live. May live time mamaya. Thank you so much for watching. Hope you having a great day so far. And as always, talk to you later. Bye-bye. Peace out. I'm happy to close my chart right now. There you go.